Amor, nangungusap ang mga mata ng nobyo kahit parang gusto niyang tumawa ng malakas. But deep inside her heart, nangingiti siya dahil tinawag na naman siya nito sa katagang iyon. Ang paliwanag nga pala ni Leonardo na gustuhan daw nito ang Italian word na iyon dahil bagay na bagay sa personality niya. Isang mamahaling babae, ang biro pa nito sa kanya, na ikinatawa na lamang din niya. Kung hindi ka sure na mamimiss mo ko, ibig sabihin, hindi ka rin sure sa feelings mo sa akin? Wala akong sinabing ganun. Wala nga, pero parang ganun na rin yon. Patuloy pang reklamo nito. Initian niya ito sa wakas at pinigilan ang yakap ng akmang tatayo na ito at parang batang naghihinampo. Siyempre, biro lang yon. Pwede ba naman na hindi ko mamiss ang boyfriend? I love you kaya? Leonardo's face softened. Mukhang naniniwala naman to sa kanya at nawala ng paghihinampo. Mahal mo talaga ako? Tumango si Sandra, seryosong mukha. Oo, mahal na mahal kita, Leo. Kaya nga pinipilit kong magbago para sa'yo, diba? Gusto kong malaman mong masaya ako sa nakitang pagbabago sa'yo, Cassandra. Kasi para din naman yun sa'yo eh. Pero gusto ko rin malaman mo na kahit ano ka pa man, I still love you. Minahal nga kita agad noon kahit naniniwala pa ako na ikaw ay malaking atrasa sa kapatid ko. She smiled. And still hindi ko nababalikan ang dating ako, Leo. I know mahirap at di madali, but I believe magagawa ko yun dahil nandyan ka naman. I know din na hindi mo papayagan bumalik ako sa ganon. You're right. Basta ako ano makakabuti sa amor ko, gagawin ko dahil mahal na mahal ko siya. Tumango-tango ang binata bago siya nito ginawaran ng halik sa mga labi. Sige na, magpahinga ka na. Maaga pa tayong aalis bukas, ba? Diba? Ipapasyal kita sa kamay ni Jesus sa Lokban. Parte rin yun ng Quezon Province. Oo nga pala. Nalaki sa excitement ang mga mata ni Sandra. Ilang beses kinuwento sa kanya ni Leonardo at mga kasambahay nito sa bahay ang tungkol sa sagradong lugar na yon. Kahit sa farm noon, narinig na rin niya yon. Kaya naman sobrang excited niya nang sabihin sa kanya ng nobyo kahapon na pupunta sila doon bukas para mamasyal. I know na hindi ako paladasal na tao, pero yung mommy mo kasi dati, oo. At mahilig siyang church visit o pumunta kung saan sang sacred place. Sinasama pa nga niya ako noon eh, and for sure, isa ang kamay ni Jesus na yon sa gusto niya sanang puntahan. Bago kami umalis papuntang Italy, lumamlama mga mata ng nobyo nang mabakas nito ang kalungkutan sa boses ng dalaga. Don't worry, sasamahan kitang tuparin ang pangarap na yun ng mommy mo. Gusto mo nga, tayo na rin na magpatuloy ng gagawin niyang yun eh. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo pero ganun din ang parents namin ni Celeste noon. Mahilig magbisita iglesia ang mga yon at kasakasama rin kami ni Celeste kung sansang probinsya na mga nakakarating noon eh. Halos nalibot na nga namin ang buong Pilipinas. Kumunot ang noon ni Sandra. Bisita iglesia? Curious na tanong niya. Bagamat para narinig na rin niya yon sa mommy niya noon, visita iglesia means visiting at least different churches on Holy Thursday and Good Friday. Pariwanag ng nobyo. Isa yon sa pinakasikat na panata tuwing Holy Week o kaya sacred vows na ginagawa nating mga Filipino Catholics. Ah, alam ko na. Parang ganun ang ginagawa namin ni mommy noon kasi naaalala ko. Tuwing Holy Week din kami umaalis noon eh. Kasi mahabang bakasyon? Baka nga ganun nga. Aliw na kinunutan siya nito ng ilong. Sabay pisil din sa kanyang ilong at saka natawa silang dalawa. Oo nga pala, malapit na rin birthday mo ha. Kung tama ko sa natatandaan ko sa resume mo, next month na yon, diba? Puno ng amusement na tumaas ang isang sulok ng kilay ni Sandra. Natatandaan mo pa palang birthday ko? Akala ko hindi mo binasang resume ko. Anong hindi? Maralaman ko bang hindi totoo ang ibang nakasulat doon kung hindi ko binasa? Namumula ang buong mukha na napahagalpak ng tawang dalaga. Sorry naman po. Sobrang desperate ko lang talaga that time na magkaroon ng work kasi ayokong umuwi sa poder ng daddy na walang napapatunayan. At natakot ako na baka hindi mo ako tanggapin kapag nalaman mo kung sino ba talaga ako. Wala yun. Pero makakabawi ka sa akin kung sasabihin mo sa akin ang birthday wish mo. Di naman totoong birthday wish. Birthday wish na yun eh. Tinaasan siya nito ng dalawang kilay. Maraming nagsasabi na natupad naman daw ang birthday wish nila. Sumalay natin. Kasi ilang birthday wish ko na rin ang natupad mula pa nung bata ako. Like nung nasa kali pa ako. I wish na sana magkaroon ulit ako ng buong pamilya. At nung araw din yun nakilala ko ang pamilya na Celeste. Tinapigilan ni Sandra ang mamangha pa rin sa kwento ng buhay ni Leonardo. Kahit ilang beses niya na yung narinig. Then ganun din ang birthday wish ko. I mean,
I know na imposibleng mabuo ulit, pero sana bumalik ako sa araw na sana okay pa kami ni Daddy. Tila wala sa loob na wika ni Sandra, sabay pikit ng kanyang mga mata. Hindi para dibdibe ng hiling niyang iyon dahil alam niya naman na kahit anong bagay na iyon ay ibibigay at imposible ding mangyari. Pumikit siya para matulog ulit dahil nakaramdam siya ng antok. Dala rin na matinding pagod dahil sa ilang beses na nangyari sa kanila. Wish granted, amor. Narinig niyang bulong pa nito sa likod ng kanyang tenga na kinangiti pa niya kahit parang wala na siyang anino. She smiled kasi para kung magsalita ang nobyo, parang fairy na kind pa rin ang wish niyang yon. Good morning, Mommy Sandra. Nagising si Sandra sa matinis na boses na yon. Sabay ng pagbukas ang lahat ng ilaw ng silid niya. Agad siyang napapikit nang masilaw siya. Ayaw na ayaw pa naman niyang bigla-bigla nilang bubuksan ang ilaw pagkamulat pa lamang niya. At kung siya pa yung dating Sandra malamang, kanina pa siya nagwawala sa galit o pagkainis. Baka namura niya na ang sinamang gumawa noon. Ngunit paano nga ba niya mamumura ang gumawa noon kung kasing cute yun ang batang agad na humiga sa tabi niya. Yumapo sa bewang niya ang maliit na braso. Motion light control kasi sa lahat ng ilaw sa silid, kaya't nabuhay ang mga iyon kahit singliit ng batang tulang ang pumasok. Pero dahil malaki na ang pinagbago ni Sandra, mula na maging sila ni Leonardo sa halip, napangiti pa siya na sumalubong sa muli niyang pagmulat ang cute na si Baby Trisha. Good morning to Baby Trisha. Ba't ang aga mo naman po yatang nagising? Malambing na tanong niya rito. Inayos pa ang ulo nito para isiksik sa kilikili niya habang nakayakap to na mahigpit sa kanya. Because Daddy Leo told me that it's your birthday today, Mommy. Happy birthday po! Masaya kahit nabubulol na bulalas ng bata at lumuhod pa talaga upang papakin siya ng halik. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Oh my God! Today is my birthday nga pala, Baby Trisha. Bulalas niya. Sabay sapo ng kanyang noo. Ginaya din ni Baby Trisha ang pagsapo ni Sandra sa kanyang noo. Hi, Mommy Sandra. How come na nakalimutan niyo po ang birthday ninyo? Ang sabi po kasi sa akin ni Daddy Leo, ang birthday daw po natin, isa sa pinakamahalaga sa buhay natin at di natin dapat kalimutan. Napatawa siya ng bata at damang-daman niya na parang diluduyan ng kanyang puso dahil sa malaanghel na kakuitan ng batang katabi. Sorry, Baby Trisha. Sobrang busy lang kasi talaga ni Mommy Sandra sa farm dahil sa pagka-harvest ng mga kamatis at tinutulungan ko ng Daddy Leo mo sa pagmamanage ng mga empleyado niya. Actually, kinulang nga kami kahapon kaya tumulong na rin kami. Gusto ko rin pong tumulong, Mommy Sandra. Pwede niyo po ba akong isama ulit doon? I really want to, baby, pero hindi pa pwede kasi maulan pa ngayon eh. Masuyong hinaplos ni Sandra ang buhok nito upang paintindihin. Saka na lang kapag maganda na ulit ang panahon, okay? Masunurin at hindi naman nahirapang mapaliwanagan ng bata, kaya agad tong tumango. Okay po, Mommy. Good girl! Pa-cute na pinisil niya ang pisngi nito na maumbok at namumula. Anyway, thank you nga pala sa pag-greet ha? Alam mo ba na ikaw ang unang bumati sa akin today? Kumunot ang noon ni Sandra nang umiling ito. Hindi po ako kung hindi si Daddy Leo, Mommy. Pumunta po siya dito kanina pero tulog pa po kayo. But still, ginreet pa rin po niya kayo. Matamis na napangiti siya. Really? Opo, magalang tong tumango. And he even kissed you. Nahuli ko po siya. Automatikong uminit ang mukha ni Sandra dahil kahit inosente si Baby Trisha at parang wala namang halong mali siya o panunodyo ang tono ng pananalita nito, nahihiya pa rin siya na nahuli nito sa aktong ama-amahan na hinahalikan siya. Kahit alam na nito ang relasyon nila ni Leonardo at ramdam ni Sandra tanggap na tanggap naman siya ng bata para maging bagong mommy nito. Kahit di pa naman sila kasal. And it was just overwhelming to her. Akmang babangon na si Sandra para sana mag-ayos ng sarili at lalabas ng silid nang pigilan siya ni Baby Trisha. Pwede po bang mamaya na tayo labas, Mommy Sandra? Play po muna tayo sandali, please? Pakiyot na pakiusap pa nito sa kanya. Dala ko pa kasi ang bagong doll na binili niyo ni Daddy Leo kaso ay naman po akong kalaro ni Yaya kasi busy daw po siya. Kahit gusto niya nang lumabas at tumulong sa kusina dahil nahihiya siya na tinanghali siya ng gising, di pa rin natanggihan ni Sandra ang bata. Natutuwa siya na nagustuhan nito ang manika na siya mismo ang pumili. Ganong manika rin kasi ang pangarap niyang bilhin at ibigay sa pangarap na little sister. Okay, yun lang pala eh. Anong laro bang gusto mo?
Ginaya niya ang pasalampak na upo nito sa kama at tumarap dito. Bahay-bahayan po, Mami Sandra. Kayo po ang mommy at kami naman ni Atasha ang mga baby mo. Tukoy nito sa doll na ito rin ang nagbigay ng pangalan. Isali na rin po natin si Daddy Leo kahit wala pa po siya rito. Kunwari po nasa work lang siya at malapit ng umuwing sad kasi kapag hindi kompletang family. Pinalungkot pa nito ng husto ang mukha pero kahit di man yon gawin ni Baby Trisha ang puso ni Sandra. Parang naalala niya tuloy ang batang nalulungkot din dahil sa paghihiwalay ng mga magulang niya noon. At lihim niyang ipinangako sa kanyang sarili na kung yayayain siyang magpakasal ni Leonardo, hindi niya yon tatanggihan. Dahil gusto niyang makasiguro na hindi na muling mararamdaman pa ni Baby Trisha ang kalungkutan dahil lang hindi kompletong pamilyang nakalakhan ito. Halos 2 oras na yatang pinagbigyan ni Sandra si Baby Trisha na maglaro ng bahay-bahayan sa silid niya. At mukhang napagod yata kaya't natulog pa ito. Pati siya ay napaidlip din nang tabihan niya ito at hinili. Tamang-tama lunch na nang gustong lumabas sila. Nawala na naman sa isip niyang kaarawan niya ngayon. Siguro nga dahil nasanay ng dalaga na hindi naman nagsiselebrate simula nang umuwi siya dito sa Pilipinas. Kahit anong pilit sa kanya ni Don Matias, nagulat na lang si Sandra. Nang pagdating nila sa dining room, maraming pagkain ang nakain sa malaki at mahabang dining table. At halos lahat ng yon pawang masasarap. Dahil nga kanina pa siya nagutom kaya't agad siyang natakam, nakaramdam ng pagkalam na sikmura. Akmang uupo na sana silang dalawa ni Baby Trisha nang biglang lumabas mula kusina si Leonardo. Nalaki ang kanyang mga mata na makita niya ang bitbit itong birthday cake and he was smiling at him. Happy birthday, mi amor! Bati nito habang papalapit sa kanya. Di naalis ang tingin sa mga mata ng dalaga. Samantala, di naman alam ni Sandra kung paano magiging reaksyon. Nakabuka lang ang kanyang mga bibig at ramdam niya ang pag-init ng bawat sulok ng kanyang mga mata. Oo, alam niya. Naalam na ni Leonardo na birthday niya ngayon, pero hindi niya inaasahan na may paganitong sorpresa pala ito sa kanya. Pero dahil ayaw niyang maging emosyonal at masira ang magandang moment na iyon, kaya tumawa na lang siya kunwari at pinigilan nagpapadyang mga luha. Anong pakulo na naman yan? Bakit may pakik ka pang nalalaman? She heard him chuckle. Tuloy na nitong tinawid ang natitira pa nilang distansya. I baked this cake for my amor. Gusto ko kasing maging memorable ang birthday mo, pero pagpasensyahan mo na kung hindi perfect. Sinigurado ko naman na matamis to eh, kasing tamis ng pag-ibig ko sa'yo. Corny. Natatawang tinampal ni Sandra ang balikat ng nobyo, pero sa loob-loob niya ay natural na kinilig na naman ang puso niya. Oo nga, napansin niyang hindi perpekto ang pagkakagawa ng cake. Pero feeling ni Sandra, yun na ang pinakamagandang cake na nakita niya sa tanang buhay niya. At sigurado rin siyang yun na ang pinakamasarap dahil galing yun sa taong labis na nagmamahal sa kanya. Di na napigilan pa ng dalaga ang pamamasa ng kanyang mga mata. Wala na talaga siyang mahihiling pa kapag si Leonardo ang kasama niya. Para tong blessing in disguise sa buhay niya. Daddy, tumulong din po ako sa paggawa niyang cake, di ba po? Pinaalis niyo lang po ako para puntahan sa room niya si Mommy Sandra at huwag agad na makalabas para di niya makita mga surprise mo. Sa kabila na namamasa niyang mga mata, biglang natawa si Sandra dahil sa kadaldala ni Baby Trisha nang biglang pumagit na sa kanila ni Leonardo. Kahit pang ama-amahan nito ay natatawang napakamot na rin sa ulo. Bagaman at bakas ang pag-aaliw sa bata, siyempre naman baby, katulong naman kita palagi eh. Buong pagmamahal na hinaplos ito ang mahabang buhok ni Baby Trisha. Hindi ko masasurprise nang ganito ang Mommy Sandra mo kung hindi dahil sa'yo. Todong ngiti naman ang bata nang tumingala ito sa kanilang dalawa. Are you happy po, Mommy Sandra? Ang wish ko po sana huwag ka na pong umalis dito at sana po maging totoong mommy ko na talaga kayo. Wika pa nito na ikinaaliw lang niyang lalo. Wait! Natatawang pigil dito ni Leonardo. Tibang Mommy Sandra bang may birthday? Bakit ikaw ang nagwi-wish? Napahagikik si Baby Trisha sabay kamot sa batok. Pakiramdam ni Sandra nakalutang sa ulap ang puso niya ng mga oras na yon. Wala nang pagsidla ng kaligayahan ng puso niya. Sa tinagal-tagal na panahon, ngayon lang niya nang ito naramdaman. Salamat na magtayuhin na ito dahil muli niyang naranasan ang maging masaya. Yung totoong masaya. May mahihiling pa nga ba siya? Wish ka na po, Mommy. We're waiting.
Kinasap niya na 3 beses ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang pagkalabit ni Baby Trisha sa kamay niya. Nang tumingin naman siya kay Leonardo, nakangiti ito at tila naghihintay din na mag-wish siya at mag-blow ng candle. Dati, nakakornihan na si Sandra sa ganoon. Para sa kanya, parang pambatan lang yun. Ano ba kasing hihilingin niya na posibleng matupad? Sa tagal na niyang hindi nagdarasal, baka nakalimutan na siya ng Diyos. Kaya nga hindi rin siya makapaniwala nang matagpuan niya ang sarili na pumipikit. Wala naman siyang eksaktong sinasabi kahit sa isip niya tungkol sa wish niya. Basta nag-wish lang siya at hinayaan ang puso niya sa anumang gusto nito. At bukod sa makapiling sina Leonardo at Baby Trisha forever, may isang bagay pang hiniling ang puso niya na hindi niya kayang banggitin kahit sa isip dahil alam niyang mas masakit yon kapag hindi natupad. Blow your candle na po, Mami Sandra. Pumalakpak pa na bulalas ni Baby Trisha nang idilat niya ang kanyang mga namamasang mga mata. Halatang mas excited pa ito kaysa sa kanya. Natawa na nga lang silang dalawa ni Leonardo dahil nagpabuhat pa talaga ito sa kanya para tulungan siya sa pagbablow. Ikaw talaga, baby ha? Tapos ng birthday mo pero nakikiblow ka pa ng candle sa Mommy Sandra mo. Amused na saway dito ng ama-amahan na kinahagikik lamang nito. Hayaan mo na siya. Tumulong naman siya sa pag-bake nitong keke. Aliyaw na pinanggigilan lang ni Sandra ang cute na chin ng bata. Right, baby? Opo, Mommy. Masayang tumangutang ko naman to bago ay pinalig ang ulo at puno ng kuriosidad na tumingin sa kanya. Ano po palang winish nyo, Mami Sandra? Bawal pong sabihin yon, hindi ba? Kunway suway dito ni Leonardo. Bakit bawal? Bakit po hindi grant ni Jesus? Simple lang naman ang birthday wish ko, Baby Trisha. Putol ni Sandra sa pag-uusap ng dalawa. At yon ay ang magkasama tayo ng matagal. Tayong tatlo ng Daddy Leo mo. Wow! Iyon din po ang wish ko kanina, Mommy. Lalo pa silang naaliw sa sinabi ni Baby Trisha. Kahit nang ibaba niya na ito dahil sa gusto raw na kumain ng cake, ay hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanilang mga labi ni Leonardo. Puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata na nakatutok sa bata habang hinihiwaan to ng cake ng yaya. Humugot siya na malalim na hininga bago nilingon ang nobyo na nakatayo sa tabi niya. Thank you. Natipid na wika ni Sandra pero galing yan sa puso niya. Dahan-dahan pang paglingon na ginawa nito sa kanya kahit kapansin-pansin ang lalong pagtamis ng ngiti nito. Napasaya naman ba kita? Of course. Kita mo naman. Bakas pang tears of joy ko, oh. Pabiro niyang sagot. Sabay turo na namamasa niya mga mata habang magkaharap silang dalawa. Halatang nagustuhan ni Leonardo ang narinig mula sa kanya dahil lalong nangislap ang mga mata nito. Inapit siya nito sa bewang. Yun lang naman ang gusto ko eh. Ang makita kang masaya palagi, mi amor, kasi kung happy ka, happy na rin ako. Hindi pa man siya nakakasagot ay bigla na lamang nitong inilapit ang mukha niya sa pinaglapat ang kanilang mga labi na hindi naman na natanggihan pa ni Sandra. Sinamantala nila ang pagkakataon na nakatalikod sa kanila sina Baby Trisha at yaya nito para magsalo sa mainit na halik habang nakayapos sa isa't isa. Muntik na nga silang kapusin ng hininga kaya't sabay silang napabitaw sa isa't isa. Muntik silang kapusin. Gayon man ay kapwa na sila nakangiti nang sapuin ni Leonardo ang makinis niyang pisngi. May isang sorpresa pa nga pala ako, Cassandra, pero sana wag kang magagalit sa akin, ha? Kapag ko ay masoy yung wika nito na nakapagpakunot ng kanyang noo. At gusto ko lang malaman mo kaya ako ito ginagawa dahil mahal na kita. I know na mas magiging kompleto at happy ang birthday mo today kung nandito siya. Kasi naniniwala ko na sa kabila ng lahat ng galit mo sa kanya, mahal mo pa rin siya. Lara nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Ha? Sino ba? Princess. Anang pamilyar na boses na narinig niya mula sa kanyang likuran na pumutol sa pagsasalita niya. Naramdaman ni Sandra ang bigla ang pagkabog ng puso niya. Hindi niya na kailangang lumingon pa para malaman kung sino nga ba ang nagsalitang iyon. Ang pagtawag pa lamang dito ng princess sa kanya ay kilalang kilala na niya. Mahigpit na naikayom niya ang mga kamay at animo, piniga ang kanyang puso. Hindi niya alam kung anong gagawin. Para siyang ipinako sa kinatatayuan na kahit ang lumingon ay hindi niya magawa. Natatakot siya sa mga salitang lalabas sa kanyang bibig na hindi naman aakma sa kilos niya. Dahil sigurado si Sandra na mapupuno lang ito ng sumbat at galit niya,
Pero sigurado rin siya na maiyakap niya ito dahil yon ang totoong gusto ng puso niya. She really misses him. Ngunit pilit lamang niyang nilalabanan. Happy birthday, my princess. Narinig niyang wika ulit nito. Ngunit ang hindi inaasahan ng dalaga ay ang isa pang boses ng babae naman na nagsalita rin at lalo nagpakabog sa puso niya dahil kilalang kilala niya yon. Happy birthday, Mayana. Nanlalaki ang mga mata ni Sandra nang masiguro niya. Boses nga yon ang kanyang lola. Bukod doon, walang ibang tumatawag sa kanya ng Yana kung di ito. Kasabay ng dahan-dahang paglingon ng dalaga ay ang isa-isang pagpatak din ng kanyang mga luha. At lalo pang dumami ang mga iyon nang sa paglingon niya, sumalubong nga sa kanya ang mukha ng Daddy Matias niya, kasama ng kanyang lola. Dad! Lola! Di na siya nag-isip ng kung ano-ano paman at sinugod niya ng yakap ang mga to at nakapagtataka, mas inuna niyang niyapos ang kanyang ama. Ngunit ang mas ipinagtataka ni Sandra ay dahil wala siyang nararamdaman na anuman para kay Don Matias, maliban sa pangungulila at pagmamahal niya rito. Na para pang magic at naglaho na lang bigla lahat ng puot at sama ng loob na nararamdaman niya para dito. Ngayon lang niya yun napagtanto, ngayong nakayakap siya rito at umiiyak sa balikat nito. Na hindi niya alam kung kailan nagsimulang mabura ang lahat ng iyon. Siguro dahil sa araw-araw na pagpapaalala sa kanya ni Leonardo na dapat hindi siya nagtatanim ng galit sa kanyang ama dahil mahal siya nito. At di niya dapat sinasayang ang mga natitirang oras na magkasama sila dahil matanda na ito. O siguro dahil din lumalambot na ang kanyang puso at natuto na ulit sila na magmahal kaya't nararamdaman na rin niyang muli ang pagmamahal niya sa daddy niya. At napagtanto niya na sa haba-haba ng panahon siya rin tong may mali. Dad, I'm so sorry. I'm sorry po kung ang tagal kong nagalit sa inyo. I'm sorry po kung hindi ko agad nakita lahat ng effort at pagmamahal niyo sa akin. Humahagulhol niyang sambit. Walang ibang narinig na salita sa kanyang bibig kung hindi puro sorry. Dahil ngayong narealize na niya ang pagkakamali, hiyang-hiya at awang-awa siya sa sariling ama. Hindi niya ma-imagine ang lahat ng sakit at pahirap na idinulot niya rito. I love you so much, Daddy. I love you so much. Humihikbi pang dagdag ni Sandra at saka humigpit ang pagkakayakap niya rito. Mahal na mahal din kita, anak. At sana patawarin mo rin si Daddy kung nasaktan kita noon. Kahit si Don Matias, napahagulhol din ang gumantito ng mas mahigpit na yakap sa kanya. Ang totoo niyan, ilang beses nang narinig ni Sandra ang paghingi nito ng tawad. Ngunit ngayon lamang yon natanggap ng puso niya. Kaya naman pati ang lola niya hindi rin napigilan ang mapaiyak habang nanonood sa kanilang mag-ama. Happy birthday, Yana. Lola's always proud of you. Mahinang sambit nito sa Italian words na magkayakapan din silang dalawa. Pagkatapos na madamdaming pagkaharap nilang muli ng kanyang ama at lola, sakalang binalikan ni Sandra ang kanyang nobyo para pasalamatan. Hindi niya napigilan ng maaliw nang mapansin niya ang mga mata nito at maluha-luha rin. Thank you so much, Leo. Ito na ang pinakamasayang birthday ko, alam mo ba? Emosyonal na yumakap din si Sandra sa nobyo. I love you so much. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Cassandra. Handa akong gawin ng kahit anong bagay na makapagpapasaya sa'yo. Always remember that. Mahigpit din siyang niyakap ni Leonardo bago maling magdagpo ang kanilang mga labi. Ngayon, sigurado na si Sandra na unti-unti nang hihilom ang sugat sa kanyang puso. Mapapalitan na ng masasayang sandali ang lahat ng mapapait at masasakit na kanyang nakaraan. At lahat ng yon dahil sa lalaking mahal niya. At higit sa lahat dahil sa pagbabalik niya loob niya sa Diyos na kitagal niya yatang kinilimutan, sa tagal din ng panahon wala siyang ibang kinilalang Diyos, liban sa kanyang sarili. 1 year later, di napigilan ni Sandra ang pagsilay na matamis ng ngiti sa kanyang labi matapos niyang makita ang kanyang sarili sa harap ng full-length mirror. After 1 year, she's finally wearing her favorite and dream bridal gown. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang ikakasal nga siya kay Leonardo 3 months after niyang mag-yes sa marriage proposal nito. Pagkatapos silang magkaayos ng kanyang ama ng araw na yon, isang linggo pa silang nanatili sa bahay ni Leonardo para makapagbakasyon na rin daw ito at ganon din ang lola niya. Doon na rin inamin ni Don Matias kay Sandra ang buong katotohanan kung bakit sa bukid ni Luis farm siya nito ipinadala noon. Bagay na hanggang ngayon parang hindi pa rin kayang ipaniwalaan ni Sandra. Nalaman ko sa huling private investigator na inutusan mo noon na may pinapahanap kang tao pero hindi mo alam ang pangalan. Naalala ni Sandra na pag-aamin ng kanyang ama bago sila umalis ng Quezon noon.
until I found na yung taong hinahanap ko pala ay nagngangalang Leonardo Villarreal at pinaimbestigahan ko siya. Nalaman ko na may pag-aari siyang farm, pati na rin ang pagiging responsable at mabuting tao niya nakarating din sa akin, and I admired him. Kung saan siya nagmula, kung paano niya narating ang lahat ng meron siya ngayon, at kung paano niyang tinaguyod ang kanyang pamilya sa murang edad. Simula nang maulila sila sa magulang, nalaman ko rin na siya ang dahilan kung bakit 3 taon kang naging malungkot. Puro ng pagtatakang tinignan ni Sandra ang ama. How did you know, Dad? Narinig ko ang binabanggit mo ang pangalan mo habang natutulog ka. Doon palang nagka-ideya na ako kung bakit mo siya'y pinapahanap. Tila nanonood yung tinignan siya ni Don Matias. Actually, you were drunk that night. Sinubukan kong tanungin ka kung ano bang nangyari sa inyo ng Leonardo na yon, and he answered me honestly. Since then, gumawa ko ng paraan para mapalapit sa iyo sa isa't isa. Planado nang pagpapadala ko sa iyo sa farm para mag-cross muli ang landas nyo dahil nakita kong takot din si Leonardo na magpakita ulit sa iyo. Nanghihinayang ko sa inyong dalawa kasi alam ko na isang pambihirang pagkakataon yung makaramdam ka ng love sa isang tao at first sight. And knowing you as my daughter, hindi ka basta-basta nagkakagusto sa isang tao, lalo na sa isang lalaki. Napayo ko si Sandra, hindi niya alam kung mahihiya o mapapangiti sa pangungumpisal ng ama. Nahihiya siya sa nalaman na matagal na panitong alam ang tungkol sa kahibangan niya kay Leonardo. Bandang huli, napangiti na lang si Sandra pero wala na siyang naramdaman na kahit anumang galit dahil sa pagsisetup nito sa kanya. I didn't know na may pagka Mr. Cupid ka pala, Dad, nangiting wika niya. Perfect na perfect ang pagkakasetup mo sa amin ni Leo. Kung hindi niya ako ipinadala dito, baka hindi ako ganito kasaya ngayon. Kasi may pagkaduwag talagang taong yun eh. Biruin mo, 3 taon niyang tiniisang feelings sa sakin. Pabirong sabi pa ng dalaga. Pero biro lang niya talaga yon kasi naiintindihan naman niya na kung bakit pinili ng kanyang nobyang tiisin siya nito noon. Nirespeto lang nitong namayapang kapatid sa pag-aakalang siya ang may kasalanan dito. At alam ni Leonardo ang bagay na yon. Kahit si Don Matias ay ganoon din ang pananaw nito. Alam mo kasi, iha, hindi madaling magmahal kapag nagagalit and at the same time, nagluluksa ang puso. Dagdag payo pa ng daddy niya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Siguro, pinagbigyan muna ni Leonardo ang sarili niya para magluksa sa kapatid niya at pag-aralan na patawarin ka. Nang sa ganon, hindi na siya mahirapan pang mahalin ka. Yeah, I know, Dad. Naiintindihan ko naman po siya eh. Nakakaunawang tumangutango ang dalaga. Pagkatapos, saka siya lumingon sa ama. By the way, Dad, thank you din pala sa pagpapadala ninyo sa akin dito. Hindi lang dahil sa nangyayaring to sa amin ni Leo, kundi dahil natuturin ako sa mga bagay. Nang dahil sa pagpapadala niyo sa akin dito, kaya naliwanagan ako at bumalik na sa dati. Without your help, I don't know kung... Psst! Masoy yung pigil ni Don Matias. Sina po ang kanyang pisngi. Alam ko na hindi ko to palaging sinasabi sa iyo, but I hope you know that I'm proud of you, always. You have achieved so much and I know that you're only going to be achieving even more. At alam ko rin, with or without my help, magagawa mo yon because you're a fighter, like your mom. Bahagyang pumiyok ang boses ng kanyang ama nang mabanggit ang tungkol sa kanyang ina. Like her, kayang-kaya mong mabuhay at maging matagumpay nang wala ako. Narikip ang dimdim ni Sandra dahil sa sinseridad na nararamdaman niya sa boses ng kanyang ama. Ngayon lang niya naramdaman at nakita sa mga mata ni Don Matias na tulad niya'y labis din tong nangungulila sa kanyang ina. Sobrang unfair niya pala noon na sariling damdamin lang niyang iniisip niya. I'm sorry for all the wrong things I did, Dad. I know never ko na ulit tong nasabi sa iyo simula na maghiwalay kay ni Mom, but I love you so much and you're the best father in the world. Sorry din kung nagalit ako sa inyo dahil akala ko sinadya niyo talagang ilayo ko kay Lola. Nakangatal ang mga labi, niyakap niya na mahigpit ang ama. Patawarin niyo ako, please. Promise I will not do that again. Mahal na mahal ko po kayo. Ngayong alam na rin ni Sandra na ang lola niya talaga ang tuloy na humiling sa ama niya noon, nadalhin na siya pa uwi ng Pilipinas, lalo siyang nakokonsensya sa pagtatanim ng galit kay Don Matias sa mahabang panahon. Mahina na raw kasi talaga ang katawan ng lola niya ng mga panahong yon dahil sa sakit. Di na raw siya nito kayang buhayin at alagaan. Pero hiniling din ito sa kanyang ama na huwag sasabihin ng totoo dahil sigurado raw lalong hindi niya to iiwan. At ang di pa alam ni Sandra, simula pala nang malaman ni Don Matias ang malubhang karamdaman ng lola niya. Pinagamot nito yon at sinusustentuhan.
kalimutan na natin ang mga hindi magandang nangyari sa nakaraan, okay? Basta palagi mo lang tatandaan na mahal ka ni Daddy at proud ako lagi sa'yo kahit ano ka man o ano man ang narating mo. Puno ng emosyong saad nito saka siya niyakap ng mahigpit. Wala ako ibang hangad kundi maging masaya ka. At dahil alam ko na sa ngayon, sina Leonardo at Baby Trish ang isa sa mga nagpapasaya sa'yo, pupayag na akong sumama sila sa atin pag uwi ng Maynila para magbakasyon. At tinatanggap ko rin ang lalaking yon na nobyo mo. Mauuna na ako ibigay sa inyo ang aking formal na basbas para sa pagpapakasal ninyo. Sa pagitan ng kanyang mga namamasang mata, natawa na lang si Sandra sa tinura ng ama dahil obvious mas excited pa to sa kanya para sa magiging kasal nila ni Leonardo kahit wala pang isang buwan ang kanilang relasyon. Sigurado naman si Sandra sa kanyang sarili na hindi-hindi niya napakakawalan pa ang nobyo. At ganon din to sa kanya. You will be my husband no matter what, Mr. Leonardo Villarreal. Piping wika ni Sandra sa kanyang isipan. Ma'am Sandra, kailangan na raw po natin lumabas. Hinahanap na po kayo ng lola ninyo. May nakapaskil ng ngiti pa rin sa kanyang mga labi na ikasap niya ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabi niya ng isa sa mga hairstylist niya na nag-aayos sa kanya ng araw na yon. Hanggang ngayon napapangiti pa rin siya kapag naaalala niya ang pinangako niyang yon sa kanyang sarili. Totoo pala talaga ang sinasabi ng iba na maging positibo ka lang at siguradong makakamit mo ang mga gusto mong makamit sa buhay. Dahil eto isang taon pagkatapos ng i-claim na maging asawang isang Leonardo Villarreal, kahit anumang mangyari ikakasal na silang dalawa. Okay, are you sure okay ng itsura ko? Maganda na ba ako? Magugustuhan kaya ni Leo tong suot at makeup ko? Sunod-sunod na tanong ni Sandra ang limang bakla ang kaharap. Kilala ang mga to na pinakamagaling na stylist sa buong bansa, pero kinakabahan pa rin siya. Kinakabahan siya na si Leonardo Villarreal ang makakasama niyang haharap sa altar. Kahit alam naman ni Sandra na siyang pinakamaganda sa paningin ng nobyo kahit anumang ayos niya, gusto niya siya pa rin ang pinakamagandang bride sa araw na yon. Don't worry po, Miss Sandra. Dahil sa buong history po ng inyong henerasyon, kayo ang pinakamagandang bride na nakita namin. Walang halong kaplastika na wika na isang bakla. Buong paghanga, sinuyod pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa at nabasa niya sa mata nito ang kasamang inggit, ngunit lamang ang paghanga. At sigurado rin po kami na lalong maiinlove sa inyo si Sir Leo kapag nakita niya kayo mamaya. Sabi pa ng isa na tuluyang kinangiti ng dalaga. Thank you guys. Di naman magiging gantong itsura ko today kung hindi dahil sa inyo eh. Nasisihan ang pusong sagot ni Sandra. Proud siya sa kanyang sarili na kahit sa ibang tao, mataas o mababa man estado kaysa kanya, mabait na siya at may paggalang kumakitungo. Marami tuloy di makapaniwala na ang dating prima donna ay malambing at humble na ngayon. Lalong-lalo na yung mga nakakakilala talaga sa kanya. Hindi po yan totoo, Miss Sandra. Ayusan man namin kayo o hindi, maganda pa rin po kayo. Kahit bagong gising nga po, super pretty pa rin kayo eh. Sabi naman na isa pang bakla at nag-agree din ang lahat. Lalo namang nasihan ng dalaga kaya triple ang tip na binigay niya sa mga to. Tuwang-tuwa ang limang bakla dahil pagiging galante at kabaitang pinakita ni Sandra. Maya-maya lang sinamahan pa siya ng mga to palabas ng kanyang silid. Lalong lumasa ang mga mata ng dalaga nang sumalubong sa kanila ang kanyang lola. Naging emosyonal din to na makita siya. You're beautiful just like your mom, Yana. Di nito napigilang yakapin siya habang pinupuri siya nito na purong Italian. I love you so much. I love you so much, Lola. Di na pinahaba pa ni Sandra ang pag-uusap nila ng kanyang abuela. Bukod sa nag-aalala siya na baka mabura ang makeup niya, kapag naging emosyonal na naman siya, sigurado rin na kanina pa naghihintay sa kanya sa simbahan si Leonardo. Let's go, baka malate ka sa kasal niyo. Kawawa naman si Leonardo. Biro ng kanyang Lola na gamit pa rin ang Italian language. Nakangiting tumangot-tango si Sandra. Oo nga po, Lola eh. So, let's go? Di na siya kumontra pa na ito mismong umalalay sa kanya habang pababa sila ng hagdan. Nakaalalay din naman kasi dito ang private nurse nito na si Don Matias ang nagbabayad. Kasabay din ang limang stylist ni Sandra. Palibasa, may pahilang bridal gown niya kaya't nasa likuran niya ang dalawa at may hawak noon para siguraduhin hindi niya maaapakan at baka mahulog pa siya sa hagdan. Pagkasakay na pagkasakay nila sa bridal car, ilang beses pang sinilipa ni Sandra ang kanyang sarili sa salamin para lang siguruhing maayos pa rin ang kanyang itsura. Natatawa na lang tuloy sa kanya ang lola niya. Basta, lagi mong tatandaan
na nabubura ang pisikal na kagandahan pero hindi ang kagandahan ng puso? At sigurado ako na yon ang nakita sa'yo ni Leonardo kaya't ikaw ang pinakasalan niya. Payo pa nito sa kanya para lisin ang nervyos niya habang palapit ng palapit sila sa simbahan na pagdarausan ng kaninang kasal. At nang huminto ang bridal car niya sa tapat ng simbahang yon, imbes na kabahan, napangiti pa si Sandra. Wala na siyang iba pang maramdaman kundi ang saya at excitement. Di na siya makapaghintay pa na makapasok sa simbahan at maglakad kasama ng kanyang daddy Matias para ihatid sa naghihintay na si Leonardo. Parang silang dalawa naman ang magkasamang lalapit at luluhod sa harap ng altar. Hindi na siya makapaghintay si Sandra na simulan ang sarili niyang "And they live happily ever after." At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Leonardo at Sandra. Maraming salamat po, hanggang sa muli.